Marisa, mga pare ko, baka ganito rin yung sasakyan nyo, Toyota Innova. And ngayon nga pala, magpapalit tayo ng fuel filter. Yan, kailangan na natin magpalit ng fuel filter kasi mula kasi nung nabili to, isang beses pa lang siya napapalitan ng fuel filter. Mahaba-haba at layo-layo na rin ang narating nito. Yung nakarating na nga rin pala to ng Mindanao tong Toyota Innova natin na to. From Bulacan to Surigao and Davao. So nakarating na yan, sakay barko. Doon ko last na pinalitan to ng fuel filter nung bumiyahe kami ng Mindanao. So ngayon papalitan natin ulit kasi almost 170,000 na rin yung tinakbo nito. So kailangan na natin palitan para iwas na rin sa Aberia. Alright, so napakadali lang naman palitan ito. So lang yung gagalawin natin ngayon. So ito pala yung fuel filter natin. Yan. Tsaka magpapalit na nga rin pala ako ng cabin filter kasi yung naipalit ko dito nung nakaraan, so hindi talaga siya pang Innova, so iba yung size niya. Medyo maliit talaga. Pala yung mga gagamitin lang natin. Plies lang, tsaka flat screw. Tsaka malinis na basahan para panlinis mamaya ng fuel pump natin. Alright, so yun, let's go. So yun mga pare ko, ang gagawin natin, tatanggalin lang natin itong socket. Dalawang socket to, itong nasa ibabaw tsaka itong nasa ilalim. So kayo na rin ang bahala kung gusto nyo tanggalin yung negative terminal or hindi na. Pero sa akin, hindi ko natatanggalin itong battery terminal kasi hindi naman masyadong komplikado to. At saka socket type naman to mga pare. Walang tendency na baka magdikit silang dalawa kasi bukod dun sa plug and play siya, socket type talaga siya na hindi pwede magkapalit. Hindi ko natatanggalin yung mga battery terminal para lang magpalit ng fuel filter. Tsaka ayoko na rin mag-reset ng radio at saka orasan. So tsaka yun nga, gaya ng sabi ko, hindi naman masyadong komplikado to. Tsaka socket type naman siya. So gagawin lang natin, tatanggalin lang natin itong mga socket. Pindutin nyo lang to. Ayan o. Ayan, hugot. Pag kayo nga pala nagtatanggal ng mga ganitong socket, huwag nyong hinawakan sa wire. Kailangan pag nagtanggal kayo ng ganito, yan. Dito nyo lang hawakan din, hila. Huwag nyong hihilahin dito. Ayan, tanggal na. Ayan, kuha kayo ng plies. Tanggalin nyo yung mga klam na to. Ganun din dito sa kabila. Ayan, pwede na natin hilahin yung mga hose. So dito naman sa mga hose, hindi kayo magkakamali dyan kasi nga sa direction pa lang ng hose makikita nyo na. Ayan. Tsaka hindi naman na magagalaw yan. Hindi masyadong komplikado. Susunod natin gagawin, hilahin lang natin pataas itong fuel pump o kaya sundutin natin ang flat screw ito sa ilalim para mas madali. So ito kasi mapapansin nyo, may kahirapan siyang iangat. So gagawin lang natin, tutusokin lang natin siya ng flat screw dito sa ilalim. Tapos, pag ganun. Mas magaan kasi siya pagka tinusok, tapos sinundot yung pataas. Ayan, pwede na natin siyang hilahin pataas na yan. Okay? So, ito na. Ayan, dali lang natin dito. Ito na mga pare ko, pwede na natin tanggalin to. Ayan, makikita nyo naman dito, may nakasulat siyang open. Ayan, pihitin lang natin. Ayan. Then, pwede na natin itong pihitin ng konti, tapos may kasamang pahila. So yun, tignan nyo yung tsura mga pare kung gaano kaitim. Napakaitim ng fuel filter niya. So hilahin lang natin to. Yan, yun. Okay.
So yun, pagmasdan kung gaano siya kaitim. Almost 170 kilometers. So isang beses pa lang siya natin napapalitan. And pangalawa lang ngayon. So wala naman siya naging problema. Siyempre preventive maintenance na lang talaga kaya pinalitan ko. So ito yung tsura niya. Ayan. Right. Layo ano. Itim na to. Ayan, linisan lang natin to. Ito pwede na natin tanggalin. Pwede nang itapon. Ayan. Lugang-gang na rin yung o-ring. So itapon lang natin to. Yan, pakita ko sa inyo yung dumi. Ayan. Look at that. Napakadumi. Ayan o. Ayan. Ayan yung dumi nakuha natin dito. Okay. Kalugin lang natin yan. Yan. Gagawin lang natin yan. Pupunasan lang natin. Hindi na natin kailangan sprayan pa na kung ano-ano yan. Ito na yung pinakamagandang panlinis dyan. Diesel. So yan. Pupunasan na lang natin. Basta sure lang natin na malinis natin yung loob. Ganun din to. Pero syempre, wag niyo babasahin yung mga terminal, yan. Yung mga terminal na wag niyo babasahin. Mamaya naman babanlawan ko rito ng diesel din. Kukuha tayo. Pinatatanggal ko lang siya ng dumi. Kasi marami pang parang tutong dun sa loob. Tapos na natin linisan. Ayan, malinis na yung ilalim. Ganun din to. So, kuha lang kayo ng malinis na pamunas. Then, linisan nyo na. Buuin na natin to. Ilagay na natin tong bagong fuel filter. Gagawin lang natin, magpapalit tayo ng o-ring. So yun yung o-ring natin dito na dapat palitan ito. Yan. Kailangan pag bumili kayo ng fuel filter, may kasama rin siyang o-ring. So ito yung bago natin, kakapit lang natin siya dyan. Yan. Okay. So ayan. Then kabit natin tong bagong fuel filter. So yan, ikakapit lang natin siya dyan. Ganyan lang. Okay. Kasi babalik na natin to. Makikita nyo yung araw na to. Ito. Tsaka yung araw na to, pagtatapatin nyo lang. So, dyan dapat siya magtapat. Sa araw na yan. Pagtatapatin nyo lang siya dyan. Ayan o. Makikita nyo naman magkatapat na yung araw. Then, ipupus lang natin siya pababa. Ayan. Ayan, ipupus lang natin siya dyan. Okay. Yun. So, pag lumapat na siya, pwede na natin ilock to. Okay. Ayan, makikita nyo nakalapat na siya. So, kailangan nakalapat yan. Pag di naman siya nakalapat, hindi mo rin may papasok to. Ayan, kaya sundin nyo lang yung araw, mga pare ko. So, mamaya, higpitan pa natin to para magtapat tong pinakalock niya rito. Hindi ko masyadong mahigpitan, madulas. So, nakakabit ito mamaya dun sa may engine bay. So, doon natin pipitin ito para magtapat. Pero yung baba naman, tapos itong taas, ay tapat na. Ito lang lock. Hindi ko masyadong mapihit kasi nga madulas. Okay. Yan, balik na natin ito. Naka-alarm pala. Yan.
pwede na natin siyang pihitin ngayon para mag-lock na talaga. Hindi ko mapihit kanina eh. So yun, nagtapat na siya dito mga pare ko, tapat-tapat na siya. Okay, punasan lang natin. Pwede na natin ibalik yung mga hose. Okay. Kalimutan yung clamp. Ngayon, ibalik na natin itong mga socket. So, sunod na gagawin natin, buksan natin yung susi. Bubuksan lang natin pero di natin papaanda rin. So, ayan, nakasusi na. Ang gagawin naman natin yan, ipapump natin ito hanggat sa tumigas ito. Pump lang natin hanggat sa tumigas. Yan, matigas na. So, try natin i-start. So, yan, umandar na siya. Kailangan lang natin siyang i-pump. Then pagka tumigas na doon, pwede natin siyang start. Alright. So, pulasan lang natin siya. Kasi may mga natapon din konting diesel kanina. Ayan mga pare ko. Okay, tapos na tayo dito. So ikakabit naman natin ngayon yung cabin filter. Ayan. So palitan lang natin. Dito nga pala nakalagay yung cabin filter ng Innova. So yun, buksan lang natin to. Okay, malikabok na rin ha. So ito yung cabin filter. Okay. Yak. O, di ba? Magkaiba siya ng size. Yan. Magkaiba siya ng sukat. Kaysa dito sa original. Yan. So, ayan. Kakabit na natin tong cabin filter. Okay. Tsaka to, sukat na sukat. Ayan, o. Yan. So, ayan. Pwede natin tong ibalik tong takip. Okay. So, ayan. Okay na. Ayan. So ayan mga pare ko, tapos na. So ayan mga pare ko, napakadali lang palit ng fuel filter tsaka cabin filter. So ganun lang kadali. So ayan mga pare ko, maraming salamat sa panonood. Alright.